Isa pong magandang umaga, magandang araw, magandang buhay po mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Bumabati po sa inyo at nakikipag-ugnayan, nagbabahagi sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows Parish, F.B. Harrison, lungsod ng Pasay. Ngayon po ay araw po ng Linggo. Ito po ang 19th na Linggo, 19th Sunday in Ordinary Time. At ang atin pong pagbasa ng Ebanghelyo sa linggong ito ay siyempre po nanggagaling pa rin sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kung inyo pong mamarapatin, ang ating pong mga cycle ng Sunday readings, natapos natin ang kwento ng multiplication of the bread. Di po ba? Ilang linggo ang nakalipas, we had the multiplication of the bread. Ngayon po, ang kwento exactly is ano ang naganap pagkatapos ng multiplication of the bread. No? Napakasaya ng mga alagad siguro, talagang high na high yung mga alagad. Sabi siguro na iba talaga itong ating maestro. Oh, hindi tayo nagkamali ng pagsunod sa kanya. No? At yung ebanghelyo natin ngayon, sabi doon, after Jesus fed the crowds. Ayan. So exactly, pagkatapos pong makakain, mapakain ng mga alagad ang crowd with 2 pieces of fish and 5 loaves of bread na dinasalan at pinarami ng Panginoon, ano ang naganap? Pinaalis ng Panginoon ang mga alagad, pinasakay sa bangka ni Pedro, at pinaalis din ng Panginoon ang crowd. At sabi po dyan, umakyat ang Panginoon doon sa taluktok ng bundok at nagsimulang manalangin hanggang sa makita niya ang mga alagad na binabayo ng bagyo sa dagat, sa Lake of Galilee. Pero dagat ang tawag doon ng mga Israelita, the Lake of Galilee. Kung ating pong mapapansin at maalala, ito pong ebanghelyong ito ng storm at sea. Ayan, di ba sabi ko nga, unos sa magdamag. Ito mismo ang gospel reading po noong Lunes, August 3, Lunes ng 18th linggo, Monday of the 18th week of Ordinary Time. Ito mismo ang gospel sa weekday mass. Ngayon, sa weekend Sunday Mass ng 19th Sunday of Liturgical Ordinary Times, ito na naman ang Ebanghelyo. Pero hindi po nangangahulugan na wala na tayong masasabi, wala na tayong pagninilayan, wala na tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa Ebanghelyo. No? In fact, the gospel that we have is so rich, napakayaman po ng ebanghelyo na talagang marami tayong mapupulot na pagninilay, and it never stops as we continue to reread the gospel, lalong nakikita natin ang kayamanan ng Espiritu Santo. No? Siyempre po, ang ebanghelyo nagsimula sa pagbibigay sa atin ng setting. Sabi nga dito, ang Panginoon nangaral, nagpakain. Ang sabi po ng marami, this could have happened in the place of the fishermen, Bethsaida. Doon daw nagparami ng tinapay, multiplication of the bread and the fish, ang Panginoon to feed the 5,000. At
Itong kwento natin ngayon, lalo-lalo na po yung unos, sabi po dito, ito ay naganap sa Lake of Galilee. Tumawid mula Bethsaida ang mga alagad. And it happened on the fourth watch of the night. Papaliwanag ko lang po. Fourth watch of the night. Alam niyo po, ang siguridad ng mga lunsod ay pinapangalagaan ng mga gwardyang rumoronda doon sa perimeter o doon sa mismong walls o muog ng lunsod. At kadalasan upang maging alerto ang mga gwardya, hinahati ang duty. Apat na grupo. 6 to 9 in the evening, 9 to 12, yun yung midnight shift, 12 to 3, at ang fourth watch, yung mag-uumaga, yung tinatawag natin na day spring. Ito po yung 3 in the morning to 6 in the morning. So, naganap ang ating kwento between 3 to 6 in the morning. Magbubukang liwayway. Okay, so matapos ibigay ang setting, if we allow the Holy Spirit to talk to us dito po sa ating ebanghelyo, unang-una na pwede po nating mapupulot na pagninilay is that the gospel tells us about the time of crisis, na ang buhay ay isang kwento ng sunod-sunod, magkakasunod na krisis. Ayan, no? Alam niyo po, sabi nila, crisis or tension can become the breeding time of strength and creativity. Ayan. Ha? At tama naman po yan. Marami po sa atin, tumitibay ang loob. Marami po sa atin, maraming natututunan kapag panahon ng krisis. Okay? So, yun po ang unang naituturo ng ating gospel for the day, gospel of this Sunday. The time of crisis is a time of creativity and a time of great faith. Ayan. So, dito sa ating pong istorya, okay, ang krisis, unang-una, ay syempre, obviously, yung kwento ng mga alagad. Pagsakay nila ng bangka, pagpalaot nila sa bangka, doon sa karagatan, at ang karagatan ay simbolo ng buhay, sila ay agad-agad binayo ng unos sa magdamag. So, ang karagatan ng buhay, maraming unos, maraming crisis. Sa mga alagad, it was a physical, material crisis. Pero ganun din po naman, nandun din ang krisis na dinaanan ng Panginoong Jesus. Sa palagay nyo, bakit niya pinaalis agad-agad yung mga tao, pagkakain ng mga tao? Kung magko-cross-reference po tayo sa Ebanghelyo ni San Juan, sasabihin po ni San Juan, naulinigan, natunugan ng Panginoon na itong mga taong binusog niya, nagkaroon ng plano. Plano nilang kunin si Lord at i-install, italaga bilang hari para sa libreng mga pagkain, biro mo. So, it was a mental anguish, a crisis for Jesus. Susundan ba niya, sususugan ba niya, papatulan ba niya itong iniisip ito ng mga masa? Ayan. So it was a mental anguish, mental crisis. Pero yan po, life is a crisis. Now, sa gitna ng krisis ng buhay, meron pong dalawang dapat pang hawakan. At ito po yung pinapakita rin ng ating kwento.
dapat mong panghawakan unang-una ang ginawa ng Panginoong Yesus, pagdarasal. Ang importante sa pagdarasal ay hindi lamang po yung paghingi ng iba't ibang bagay sa Ama sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Ang pagdarasal, higit sa lahat, mahalaga bilang moment of discernment, panahon ng pagkilatis. Yan ang unang panghawakan natin sa mga krisis po ng buhay natin. Huwag nating kakalimutang magdasal, hindi lamang upang humingi sa Ama ng ayuda, kung hindi magdasal upang ibigay ng Ama ang talas at ang liwanag ng isip sa ating desisyon. Another thing na dapat natin panghawakan ay yung ginawa naman ng mga alagad. They were safe because they were in the boat of Peter. Ang boat of Peter, ang bangka ni Pedro, yan po ay ancient symbol ng simbahan. So, in time of crisis, don't just pray. Be guided by a mother and a teacher. Be guided by a mater et magistra. Ang simbahan, ang bangka ni Pedro, na nandiyan, it has been there, sailing the sea of history for the past 2,000 years. Ha? Biro mo yan? 2,000 years ng paroot parito sa dagat ng buhay, ang simbahan. Sa kanyang turo, sa kanyang refleksyon, sa kanyang disiplina, the church is a mother and a teacher, a sure boat in time of crisis. So yan po palagay ko ang unang-unang napaagandang pagninilay na pwede nating makuha dito sa kwento ng Ebanghelyo. Pero pangalawa, alam niyo po, ang gospel, Ebanghelyo, ay Ebanghelyo sapagkat ang mabuting balita dito, the good news, the good spell, the Evangelion, the Evangelium, the good news is not the word, but the person of Jesus. Ang tunay na Ebanghelyo ay mismong ang Panginoong Jesus. At yan po ang ikalawang set ng reflection na makikita natin sa Gospel of the Day. It tells us about Jesus. At sino ang Panginoong Jesus na dapat nating maging gabay sa gitna ng krisis? Unang-una, naglakad sa tubig, naglakad sa alon ang Panginoon. Sa ibabaw ng alon naglakad. At sabi niya sa mga alagad, "Do not be afraid. It is I. Ako ito. Ako ito. I am. Sa pamagitan po ng mga detalyeng yan ng kwento, ipinapakita po sa atin na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Kaya nga tawag ng iba dito po sa kwento natin ay theophany, pagpapakilala ng pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. No? Tulad ng Ama, in the time of creation, naglakad sa ibabaw ng tubig ang Espiritu ng Ama at nagsimulang lumikha. Ang Panginoong Jesus ay Diyos. Bahagi siya ng kwento ng creation. Ang Ama ang lumikha, pero lahat ng nilikha ng Ama ay para kay Jesus. Everything was created for Him and through Him. At therefore, ang pagdating ng Panginoong Jesus sa mundo is a time of new creation, renewal, revival.
Ang Panginoong Jesus is a renewer of creation, Son of the Father, God like the Father, renewer of creation. Yan po ang unang identity ng Panginoong Jesus na makikita natin sa Ebanghelyo po sa araw na ito. But wait, another thing, sabi po, naganap ang lahat ng himalang ito ng Panginoong Jesus on the fourth watch of the night. Sa ikaapat, remember? Sa ikaapat na pagpapalitan ng gwardya. Between 3 to 6 in the early morning. Now, ano ang significance niyan na ang Panginoong Jesus ay gumawa ng himalang ito, pagpapahinto sa unos, paglalakad sa tubig, sa ibabaw ng alon, on the fourth watch of the night? Pakinggan niyo po ito. Sinasabi po ng mga nag-aaral ng Bible that between 3 to 6 in the morning, yan daw po ang time of victory sa Exodus 12 hanggang Exodus 14. Ang mga Israelita pinalaya ng Egypt, lumaya sila between 3 to 6 in the morning of the Passover. Hinabol sila ng mga Egyptians, ngunit na-stuck ang army ng Egypt sa Red Sea at nagapi ang army sa pamagitan ng lakas ni Yahweh between 3 a.m. to 6 in the morning, fourth watch of the night, in the time of Exodus 12 to 14. Maliban po dyan, kinikwento rin daw po na ang Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan, iginuho ang bato ng libingan between 3 a.m. to 6 early morning, day spring ng resurrection. So, mga kapatid, itong fourth watch of the night, kung saan naganap ang lahat ng ito, nagpapaalala sa atin na ang Panginoong Jesus, hindi lamang po siya Lord of creation, lahat ginawa para sa Kanya. He with the Father went with creation, sila ang talagang gumawa ng lahat. Siya at ang Ama. And therefore, Jesus shares the power of the Father over creation. Kung hindi, sa fourth watch of the night, you have the God of victory and the God of the resurrection. At yan po ang Panginoong Jesus. No? Napakagandang paalala sa atin, di ba? In a time of crisis, the gospel of the person of our Lord Jesus Christ. Kaya tama po yun. Hawak lang kay Jesus. Kapit lang kay Jesus. But ang ikatlong set ng application at reflection na pwede po nating makuha sa gospel ngayon, kaya nga napakayaman ng Ebanghelyo. Kung titignan naman natin si Pedro, mula kay Pedro at sa experience ni Pedro sa Ebanghelyo ngayon, matututunan naman po natin ang tinatawag natin na discipleship. Ayan, ano? Discipleship. Crisis, the gospel of Jesus, ang ikatlong punto, discipleship. What about discipleship? Ano tungkol sa pagiging tunay na alagad ang matututunan natin mula po sa kwento ng Ebanghelyo ngayon? Again, discipleship pinapakita po sa atin is not only in prayer. Discipleship is proven. Pinapatunayan natin ang pagiging alagad natin sa atin pong paglalakad, paglalakbay, araw-araw sa iba't ibang unos
iba't ibang trials ng buhay. Tulad kay Pedro, naglakad siya sa tubig. Dinaanan niya ang bagyo. Discipleship is a story of a lifetime sailing, journeying with the Lord. Yan. Sa journey na yan, discipleship is also the story of courage. Tulad ni Pedro, hindi siya nanatili sa bangka, hindi siya kontentong nagmasid kay Jesus, kung hindi, with courage, ginawa ni Pedro ang isang kakaibang bagay. Sabi niya, Lord, kung talagang ikaw yan, sinusundan kita, let me walk through the waters. Peter made a courageous move. At yan din po ang challenge ng discipleship. That as you go through life, you concretize your faith with courageous moves. Huwag kang kontentong nakaupo sa bangka. Walk through life. Walk through life. Ha? With courage. With the inspiration of Jesus who is Lord of creation. With the inspiration of Jesus who is the victor of the fourth watch of the night. Walk through life. But another point of discipleship, pinapakita po sa Ebanghelyo ngayon, do not remove your focus on Jesus. Focus on the Lord. Do not focus on many things. Pag distracted ka bilang disciple, that is the beginning of sinking. Kapag marami kang iniisip, pinagkakaabalahan bilang disipulo, malulunod ka. Malulunod ka. You will sink in the waters. Dapat malinaw ano ang priority ng disciple. Focus on the Lord. Sa gitna ng ano paman, sa gitna ng unos, sa gitna ng malalaking alon, focus on the Lord. Ito po ang yaman ng mabuting balita ngayong 19th Sunday of Ordinary Time. Time of crisis. Who is Jesus? Who are we as a disciple of the Lord? Pagyamanin po natin ang salita ng Diyos at ang kayamanang ito, ibahagi nyo rin po sa inyong mga mahal sa buhay. Share, post, repost itong ating pong pagkagising sa umaga sa inyong timeline at kung may permiso kayo, sa timeline po ng inyong mga kaibigan at kakilala sa social media. At paki-subscribe naman po ang ating channel, ang YouTube channel ng Domi Guzman. Happy Sunday! Pagpalain po tayo ng Panginoon, the Lord of the fourth watch of the night. Alleluia! Hallelujah!